Panukala ng Department of Trade and Industry sa IATF, luwagan pa ang quarantine restrictions para mas maraming manggagawang makabalik na sa trabaho. May unang balita si Maki Pulido. Nang ideklara ang enhanced community quarantine noong Marso, taya ng DTI, 1.5 million ang nawalan ng trabaho. Sa bilang na yan, kalahating milyon ang hindi pa nakakabalik ng trabaho kahit nag-general community quarantine na. Pero kung luluwagan pa ang restrictions, tansya ng DTI, maaring umabot sa 200,000 na manggagawa ang magbalik trabaho. Gusto ng DTI na payagan na maging mga meeting, conference at events sa 30% capacity. Para magkaroon ng konting economic activity pagdating sa mga expo. Again, subject to ano naman yan, yung limited participation. Dadagdagan din daw sana ng 10% capacity ang personal care services tulad ng salon at dine-in sa restaurant, 40% capacity sa mga personal care services at 30% sa dine-in. Mananatiling 50% ang outdoor dining capacity, pero sarado pa rin ang mga gym, amusement center at movie houses. Ito rin ang gusto ng mga mayor ng Metro Manila. Para sa restaurant owner na si Louis Fong, sakaling dagdagan ng dine-in capacity, marami na nga ang makakabalik sa trabaho, makikinabang pa pati ibang sektor. Yung binibili namin na raw food material which is not imported, carrots, repolyo, that's coming from Baguio. So by opening a restaurant, we have to buy from them, then we're also helping the economy of Baguio. So it's a trickle-down effect. Para mapabilis ang pagbubukas ng ekonomiya, gusto rin ng Metro Manila mayors na simplihan na ang A4 category. Basta manggagawa at hindi work from home, dapat pwede nang bakunahan. Magkakaroon ng parang express lane na lamang sa mga A1, which are the medical frontliners, the A2, the senior citizens, and the A3, the comorbidities. Nang sa ganoon, side by side, pwede magbakuna at yung dapat mong bigyan ng priority, nabibigyan mo ng priority. Dahil delivery rider, hindi naman nawala ng pagkakakitaan si Ray nitong pandemya. Ganun pa man, noon pa niya hinihintay na mabakunahan na ang mga economic frontliner tulad niya. May pamilya rin po akong uuwian. Hindi ko po alam kung yung pag-uwi ko may dala na po pala akong virus po. Kaya para sa akin, mas gusto ko na po talaga na mabakunahan po. Yan ang unang balita. Maki Pulido, buong puso para sa Pilipino.